oras na ipanganak ang isang bata, magkakaroon na siya ng isang national ID. Kasabay ng kanyang birth certificate, bibigyan na rin siya ng PhilSys number alinsunod sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification Systems Act na pinirmahan ngayong linggo ni Pangulong Duterte. Habang buhay na niyang number yan. The first biometrics capture will be at 5 years old, because that's when the baby will enroll in K-12. And ang ating vision, yung ating student number from kinder up to college or PhD, national ID. Ang kukunin sa mga individual ay 7 mandatory information gaya ng pangalan, kasarian, date at place of birth, blood type, address at nationality. May mga optional o datos na pwedeng hindi ipaalam tulad ng marital status, mobile number at email address. Bukod sa mga impormasyong ito, kukunan din ng biometrics gaya ng litrato ng muka, 10 fingertips at iris scan. May ilang nangangamba sa national ID dahil baka magamit daw ito ng gobyerno sa pagmamanan. Pero pagsisiguro ng Philippine Statistics Authority, hindi raw mangyayari yun. Nakasaad sa batas na walang sino man ang maaaring maglabas, mangolekta, magdala, magpaalam, magpakalat, magpublish ng anumang impormasyon tungkol sa isang taong nakaregister sa PhilSys. Bawal din ang pagbibigay ng kopya nito sa third parties, kasama na ang mga law enforcement agencies, national security agencies o armed forces of the Philippines. Pero may exemptions tulad na lamang kung kailangan ng impormasyon dahil may public health o public safety interest. Pero dapat payagan muna ito ng korte. Pwede rin naman pahintulutan ng isang individual na ilabas ang kanyang mga impormasyon. PhilSys will not create a super database wherein we will get all information from other government agencies, no. Tanging PSA lamang daw ang magtatago ng impormasyong galing sa national ID. Wala namang pilit ang kumuha ng ID. Kung ayaw magpa-ID ay wala namang parusa para rito. Sa mga gusto, ang pinakamaagang pagpaparehistro ay sa susunod na taon pa. Uunahin muna bago matapos ang taong ito yung mga tumatanggap ng unconditional cash transfer. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.